Hello mga gardeners and plant lovers! Para sa videong ito, ang i-discuss natin ay tungkol sa aloe vera. Kung paano ito alagaan at paramihin, kung ano yung mga common na sakit ng tanim nating aloe vera at kung paano ito solusyonan at ang mga health benefits nito sa tao. Malamang ay may mga ilang viewers na magsabi na bakit kailangan pang sabihin kung paano alagaan ang aloe vera, isa ito sa pinakamadaling alagaang tanim. Madami sa atin ay hinahayaan lang ito at kusang dumadami sa kanilang mga bakuran or paso. Tama naman ito, pero marami pa rin kaming nababasa na nagtatanong kung bakit namamatay yung tanim nilang aloe vera, kaya ginawa namin itong videong ito. At kung alam nyo na kung paano alagaan ang aloe vera, baka makatulong din naman sa inyo yung mga health benefits nito na sasabihin namin sa video. Comment lang din kayo sa ibaba kung may mga alam kayong tips ng pag-aalaga ng aloe vera at kung saan nyo ito ginagamit. Nasa labas kami ngayon ng aming bahay para ipakita sa inyo yung mga tanim naming aloe vera. Itong aloe vera na nasa pasong ito ang una naming tanim. Pero dumami na ito ng dumami at nung isang araw nga ay naglipat na kami ng aloe vera sa mga iba pang lalagyanan. Ito yung mga aloe vera na nilipat namin nung isang araw. Medyo maliliit pa ito dahil ito na yung mga anak nung una naming tanim na aloe vera. Sa pag-aalaga ng aloe vera, ang unang dapat tandaan ay isa itong uri ng succulent. Ang ibig sabihin ay hindi ito laging dapat dinidiligan. Madalas na overwatering ang sanhi na ikinamamatay ng mga aloe vera. Ito ay dapat dinidiligan once a week or once every 2 weeks lang kung makikita nyo na tuyo na yung lupa. Kung makikita nyo na medyo basa pa ay hindi pa dapat ito diligan. Siguraduhin ang container na pagtataniman nyo ng aloe vera ay may butas para madrain yung tubig. Ang aloe vera ay dapat ipuesto sa maliwanag na lugar pero hindi naman requirement na nakatutok or direct sa sunlight buong araw. Pagdating sa lupa ay hindi naman masela ng aloe vera. Pero ang best na gamiting lupa ay yung cactus potting soil mix o regular potting soil na merong halong perlite o buhangin. Ang ipapakita ko naman sa inyo ay ang dalawang pangkaraniwang sakit ng aloe vera. Ang una ay kagaya nitong nasa picture. Kung nagkaganito ang aloe vera nyo, ang ibig sabihin nito ay na-overwater siya. Ang solusyon para hindi magkaganito ang aloe vera ay huwag itong sobrahan ng dilig. Kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan diligan lang ito kapag nakita nyong tuyo na ang lupa o pagka once a week o once every 2 weeks lang. Ang isa pa sa pangkaraniwang sakit ng aloe vera ay ang aloe rust na sanhi ng fungus. Para mawala ito, ay pwede nyong subukan yung fungicide na pinakita dun sa nakaraan naming video na mga gamit ng baking soda sa ating garden. Ang link ng videong ito ay nasa ibaba sa description kung gusto nyong panoorin. Ang mga pinakita namin ay dalawa lang sa pinaka-common na sakit ng aloe vera. Kung meron pa kayong na-experience na iba na sakit ng aloe vera bukod sa dalawang ito, ay pwede nyong i-comment sa ibaba. Ang susunod na ipapakita namin ay kung paano paramihin ang aloe vera. Kung mapapansin nyo dito sa paso ng main aloe vera na tinanim namin ay meron na mga tumubong baby aloe vera. Itong mga maliliit na aloe vera na to ang gagamitin natin para paramihin pa ito. Kagaya ng ginawa namin nung isang araw, yung mga maliliit na aloe vera ay tinanggal namin dahan-dahan at nilipat sa ibang container. Ito uli yung mga tinransfer na namin na mga baby aloe vera nung pinakauna naming tanim. Ang susunod naman naming ipapakita ay ang mga gamit ng aloe vera bilang home remedy sa bahay. Ang aloe vera ay maraming gamit at isa na dito ay pwede itong ipahid sa paso o sunburn para mas mabilis itong gumaling. Ang kailangan lang ay pumutol ng stem ng aloe vera at ipahid yung pinaka-gel. Kagaya nitong pinapakita namin sa video. Ang susunod na gamit ng aloe vera ay mainam ito sa buhok. Pumutol lang uli ng kapirasong aloe vera
kagaya nito at ipapahid natin yung pinaka-gel sa anit. Mainam itong hair conditioner sa buhok at makaka-prevent ng pagkatinang scalp at makaka-reduce ng dandruff. Kung mapapansin nyo ay madalas ang cup na mga binibili nating shampoo ang aloe vera. Bukod sa pagiging mainam na hair conditioner, ay nakakapag-promote din ito ng hair growth, kagaya nitong taong nasa video na medyo manipis na yung buhok sa ulo. Makakatulong ito para mapigilan ang hair loss kung gagamitin regularly. Comment kayo sa ibaba kung may mga pinagagamitan pa kayo ng aloe vera para ma-share din natin sa ibang mga viewers. Hanggang dito na lang muna para sa videong ito. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, i-share ito at mag-comment sa ibaba. Maraming salamat!